kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please like and subscribe at pakihit na rin po ang bell button para po lagi kayong ma-notify sa ating mga next na video. John, welcome back dito sa ating channel. Kung makikita nyo, iba ang background natin para maiba lang, di ba? Nasa labas ako. Ito yung mga pinagkakabalahan ko nung mga nakarang araw na nagpapanda ang mga upuan dito sa labas, sa ilalim ng mungga. Tsaka sinimento ko. So, ipapakita ko yan next vlog natin. Part 2 tayo doon sa, ano natin, sa costing natin ng pagtatahi ng bedsheet. Kasi ito, disclaimer ha, para lang to sa akin na nagpresyo ko to. So, kumbaga, lagi ko sinasabi sa inyo na guide nyo lang po kung paano magpresyo dahil po ang dami pong nag-PM sa akin sa messenger kung paano magpresyo ng mga bedsheet. So, ano ko na yung Korean cotton. Sa Canadian cotton po kasi, pareho lang po ang formula. Costing ng tela nyo, kung magkano ang nakonsumo. Kung presyo ng tela nyo, kung ilang yarda ang nakonsumo, ipa-plus-plus mo yon. Plus ang materials na garter, at saka yung kuryente, at saka si nulit. Tapos, ang labor po, di ba ang nilalagay ko doon ay 15 pesos. Tapos ang labor ko doon ay 10 pesos. So, kahit mag full garter ka man dyan, pareho lang po ang aking pagkukosting po. Kasi po sa akin kasi ay maramihan. Kaya po, ganun po ang pag ako namimili ay maramihan po. Kaya bawing-bawi po yung pamasahe ko pag namimili po ako. So, sa Canadian cotton po, ganun pa rin ang gawin nyo. Presyo ng tela, kung ilan ang nakonsumo mo, at saka bawat size, at saka yung mga, yun nga, yung extra expenses na nakalagay doon, at saka labor. So, kung halimbawa po ang Canadian cotton nyo ay nakuha nyo ng 60 pesos, so ang isang single po na standard size ay umaabot lang po sa isang kalahating yarda. So, isang kalahati, so 90 pesos, plus ang labor na 10 piso, 100, plus 20 pesos nyo kung full garter ang gagawin nyo, yun na yung magiging puhunan nyo. So, 120 ang puhunan nyo. Pag binenta nyo yun ay ng pang wholesale ay 150. So, may 30 pesos kayong tubo. Pang wholesale po yun. Pag ibang usapan na kapag may punda na yun, syempre, yung medium na punda natin, maibibigay natin ng 25 pesos kasi ang isang yarda po ay apat ang nagagawa sa medium size. So, sa medium size, bali 60 pesos plus garter, ay plus zipper, ay nasa 68 pesos lang po. Tapos yung labor dyan, syempre by dozen po ang inyong pag labor sa pananahi. Maliban na lang kung ikaw ang gumagawa, ano mo na yon, sama mo na sa tubo mo yon. Depende na sa'yo kung magkano ang i-adjust mo ang iyong presyo. Tapos, kaya minsan sa mga wholesale sa Divisoria, yung ano nila, yung mga set nila, binibigay lang nila ng 190 ang isang set. Pero large na size po yun ang nilalagay nilang napunta. Kasi sa 1 3/4 po na tela, di ba magkano yun sa Canadian cotton? Nasa magkano? 100 ba? Pag nasa 100 o 105 plus ang zipper na dodos ay 10 piso, so 115 divided by mo sa 5 ang magagawa mo sa punda, 115 divided by 5, nasa 20 plus lang po. So ang bigay lang nila ng punta nila ay
35 pesos sa wholesale ko. Ganun na po siya. Wholesale ko, 35 pesos. Kaya pag sinama mo siya sa set, minsan 40, yung ganun lang po ka liit yung tubo sa punda sa ano, Canadian cotton. Maliba na lang kung mahal ang kuha nyo, taasan nyo pa po. Ganun po ang pagpresyo. Tapos, buy size po tayo. Ganun. Ganito, ang paggawa po ng ganun din pang gagawin nyo sa double, ganun din ang sa queen, ganun din ang sa king. Ngayon, yung idadagdag ko lang, ibang usapan na po kapag yung sinabi niya ay single na mga pasadya. Halimbawa po, ang single nyo ay na pinapatahi or pasadya sa inyo ang kapal ay 8 inches. Pumapatak na po siya niyan. Pag natapos nyo yan, ang bedsheet na ganyan ay nasa double size na po yan. Kasi lumalapad habang kumakapal yung lumalaki ang konsumo natin ng tela kapag kumakapal ang lalo ang foam. So, 8 inches pataas na pupunta yan sa double. Ang double nagiging queen, ang queen nagiging king. So, doon po tayo nagkakaroon ng pagkakaiba na sa price. Kahit sabihin mong single yan, kung makapal naman yan, mag-a-adjust ka doon sa tela, syempre magtataas ang presyo nyo. So, ganun po siya ang adjustment sa pagpe-presyo. So, sa mga nagtatanong kung magkano ang single ng ano ng mananahe kapag sa customer ang tela. So, lagi ko sinasabi, 100 po ang single. 100 po ang single kasi ang kuryente, ang syempre labor sa pagtatabas at saka sa ano, mahirap po mag-adjust ng mga tabas-tabas po kasi pag nasira po ang tela, mananahi po ang papalit nun ng telang nasira. So, hindi mo masasabi sa kliyente mo na, ay, nagkamali ako. May ibang kliyente na istrikta, ayaw, nagagalit kapag may nasira ka. So, namali ka ng cut. So, ganun lang po yun. 100 pesos po pag bedsheet ang ano mo. Kasi, lalo na kung umuupa ka ng pwesto. Kasi, isipin nyo na lang yung pagpabaston, yung pag ano, ang singil talaga dyan, 80 pataas, so minimum. So, doon kayo magbase sa 80 pataas. Yung mga kurtina, 50 tuhog lang po kapag labor lang talaga yung babayaran sa'yo, tsaka mga sinulit. Kahit librehin mo na yun kung konti lang naman. Pero kung maramihan, syempre, padalhin mo siya ng sinulid na kanya. Tapos, yung lalo na kung maramihan yun, 50 pesos po talaga. Pero pag isang piraso lang po, dalawang piraso, tatlong piraso, 80 po pataas ang ano, depende sa design ng kurtina ang inyong gagawin. Kung hanggang komplikado, pataas ng pataas ang presyo dahil mahirap po manahi or magtabas ng mga design-design. Minsan kasi kesyo kanila ang tela, inaano na nila, binibigay na nila sa mananahi. Ganito ang gusto ko, ganito ang gusto ko. Mahirap po ang sa pagtatahi at pagtatabas. Kaya kung singilin kayo ng 150, kung komplikado ang inyong pagkakagawa, okay lang po yan. Sa isang panel po yon. E paano kung double panel pa? Siyempre mag-a-adjust yan to 50. Mga ganun po yung pagpapatahi po sa kanila. Masyado pong abala yun. Kesa po sa araw-araw nilang ginagawa na yun. Limbawa kung ako bedsheet. Kaya mura ko maningil pag bedsheet din ang pinapagawa sa akin. Kasi kabisado ko na yung pagtatahi nun. Pero kapag out of line ko, tapos pupukusan ko ng ano yun, medyo nag-a-adjust ako ng labor cost ko sa paggawa. So, yun talaga. Yun na lang ang kailangan nyong tandaan. So, sana may natutunan naman kayo. Idagdag ko lang, baka makalimutan ko. Munti ko nang makalimutan. Yung Canadian set ko rito, sa akin to, price ko to. So, ang ano ko, ang 3-in-1, ibig sabihin ng 3-in-1 ay 2 punda na large at isang bedsheet. So, 3-in-1 tayo. Sa single ko, 210.
double to 230, queen 260, at saka king 280. Sa ano to ha? Wholesale. Wholesale price. So, sa retail natin, ang ginagawa ko dyan ay 280 ang single, 300 ang double, 330 ang queen, at 380 ang king size. So, standard size po to. Kapag pag kumapal ang foam mo, kailangan mag-adjust tayo. So, mag-adjust tayo ng presyo. Kung ang single mo, magiging double yun ang price nun. Tapos, kasi minsan, itong mga presyo ko na to ay 2 to 6 inches na foam lang ang kinakasyan. Ang 6, 50-50 na. Kasi kung minsan, makapal tayo magtahi ng sa garter. So, minsan, na lang to. Kumukunti ang allowance natin. So, hanggang 5 lang talaga ang sukat ng bedsheet na pinipresyohan ko. O, kapag may kumot, syempre, nagiging 450 yan, 480, double, 550 queen, at saka 600 ang king. May kumot po yun na terno. Ang mga kumot niyan ay family size po lahat. Maraming salamat at happy Easter day. Sana renew na tayo. Renew ng kaluluwa. So, bye-bye! See you next time!